ang bayan po ng Mercedes ay ginaguri ang fishing bowl sa Bicol Region dahil sa malawak na karagatan sa bahaging silangan at timog nito. At meron din po itong makakapal na mangrove area sa mga bukana ng mga ilog na pinagkukunan ng kabuhayan ng napakarami naming mga kababayan. Isa-isahin po natin o kaya tingnan po natin ang mga kabuhayan o pamamalakaya ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Mercedes. Mga simpleng pamamaraan, teknolohiya na noon pa ay ginagamit na hanggang sa kasalukuyan. Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito tayo ulit ngayon sa Barangay Gabuk. At naghahanda tayo para sa paglaot ng ating salambaw. Ayan yung mga gamit ng salambaw. Mahabang kahoy, tsaka ito yung lambat. Mamaya makikita natin kung ano yung tsura nitong lambat. So, kasama natin si Polly, si Sir Leo, tsaka si Bernie pa rin. Ayan. Dito tayo sa ilog ng Malagunot, magkakabit ng salambaw ngayong hapong ito. Tingnan natin kung ano mahuhuli natin. Salambaw adventure na gagawin natin. Ito po mga kaibigan ay isang uri ng leaf net na tinatawag. Ito yung inaangat na lambat. At common po ito sa mga bukana ng mga ilog, sa mga lake. At sikat na sikat po ang ganitong pamamaraan ng pangisda noong panahon. Hanggang ngayon, meron pa rin pong gumagawa ng pagsasalambaw dito sa aming bayan ng Mercedes. Ito ang titingnan natin at kung ano mga nahuhuling isda ng salambaw ang ating ipapakita ngayon dito sa ating vlog number 2. Sa puntong ito mga kaibigan ay kinakabit na po ng aking mga kasama ang mga poste na kung saan doon po tatambay ang dalawa naming kasama, tig-isa silang poste dahil sila po yung mag-aangat ng lambat. Kapag tinagawan po sila ni Ben ng iangat dahil may isda na yung lambat, iaangat po nila yon at mahuhuli na po yung isda sa loob nito. Ito po yung 10 by 10 meters na lambat, yung isang bahagi lang po yung nakalapat doon sa riverbed at yung hulihang bahagi po yung nakaangat. So, ayan po, tingnan natin kung paano po nila gagawin matibay. Yun, nakakir na ang kasama kong si Polly sa isang side. So, dilipat na naman sila dito sa kabila. Dito naman sila gagawa ng another poste. Papasok po nila. Papasok nila yung kahoy. Dalawang kahoy yan, lalagyan ng tungtungan. Aabangan lang po kasi nito, katulad ng mga karaniwang salambaw noon, inaabangan lang yung pagpasok ng isda, then inaangat. Ayan. Kita po natin yung mga lumang traditional. Nasa balsa lang sila, may mga mahabang kawayan. Yun po yung gamit nila noon sa pag-aangat ng lambat. Dito naman po sa amin, mano-mano itong inaangat, dalawang tao sa dalawang gilid. At nahuhuli na po yung mga isda. Karaniwang nahuhuli po ang isda dito ay banak, sapsap, talakitok, minsan yung samaral or sandig. So, depende po sa pumapasok. Sumasama lang po, wala pong pain ito. Ito po ay sumasama lang sila sa agos at napapasok sila dito sa lambat at natatrap sila kapag inangat na yung isang side. Dahil dito sa kabilang side, naharangan sila. So, yan. Kinakabit na po ni Bernie yung lambat. Inila na sa magkabilang gilid. So, may pabigat po yan dyan, kaya lumulubog siya. Tapos, napag naitali po yan dyan, may mga tali po yan doon na kinabit sila sa magkabilang gilid ng ilog. Yan. Nakita po natin. Pinabilis na natin. Papasok pa po siya ng dalawang kahoy dito sa banting likuran. At doon po ikakabit yung hulihang bahagi ng lambat.
Pagkatapos mo niyan, ready na. Ilang minuto lang, minsan 5 minutes, pag may nakita na silang isda sa loob, aangat na yung dulo ng kabilang gilid, may huli na po kagad. Tingnan po natin kung paano hinuhuli ang mga isda gamit ang salambaw. Ayan. Unang angat. Madaming nakalabas. Tingnan natin kung may huli. Ayun. Unang angat lang po yan ang lambat. Marami na kaagad na huli. Yan na. Nasa loob na po ng lambat yung mga isda. Yon, sa punto pong ito ay pinapakita na ni Bernie kung paano hinahango yung mga katrap na isda sa loob. Pumunta siya sa may parte ilalim, inaangat niya yung mga bahagi, hinihila-hila niya para matipon ang mga isda sa isang side. Pagkatapos ay ililipat na po niya ito sa bangka. Tingnan natin. Tansya ko mga 1 kilo. O legit pa. Ayan. Ang ulam. Isa lang yan. Unang mga 2 kilo, mahigit. Banak, may bulyos. Ang ganda. Meron pang butite. May talakito. Bili ba natin buhayin yung talakito? Talagay sa fish pan. Talagay sa ano. Sali. Ayan, iwulog ka ulit. Marami ulit. Isang kilo. Alam ko lang 1 kilo. Tansya ko. Pangatlong ahon.
guys, nandito tayo sa bangka ni Bernie. Nagpasok mo sa number. Yung dalawa, nag-abang na naman 34. Yan at point. Kasama tayo. Tayo yung pinaglagay ng ganito sa ulo para hindi tayo sumabit. Kasi papailalim tayo sa lamat. Si Bernie naka-helmet siya. Malakit. Dumaan yung mga helmet sa ulo niya. Hindi sasabit yung buhok niya. So tayo naman naglagay ng ganito. Yan. Hindi tayo sabitan ng lambat sa buhok. Nabangabot tayo. Ayan. Papasok na tayo sa ilalim ng lambat. Hinila na nila. Inangat na. Mabigat na kasi malaki na yung tubig. Oh. May huli kaya? Ayun. Sa punto pong ito, yung maliliit na dalakitok ay nilalagay ni Bernie sa tubig sa kanilang bangka. Lalagay daw po niya ito sa kanyang fish pond sapagkat lumalaki po ito sa loob ng fish pond. Mas mahal. Maabot po na may 1 kilo ang 1 piraso niya kapag kanakagahan mabuti sa loob ng fish pond. Kaya yung mga huli po nilang maliliit na dalakitok ay binubuhay po nila yan. Maging iba pang mga isda pong mahuhuli nilang lumalaki katulad ng samaral, yung sandig, yan po ay kanila pong hinuhuli. Nilalagay sa fish pond pala, pinubuhay nila. Ayan, naiatid po namin sa inyo ang pagsasalambaw sa muli na pamamalakayan ng ating mga marginalized fisher folks.